Mga bro, and welcome ulit sa aking channel at ako'y nagbabalik. So, ang tagal ko nawala, kaya nung pag-check ko naman sa aking channel, mag-almost 1K subs na tayo. So, at least, thank you so much sa mga nag-subscribe and natutuwa ako at natutuwa naman kayo sa aking mga in-upload dahil kahit pa paano nakakatulong, lalo na sa mga product reviews, ganyan. So, yeah. And then, ngayon, gagawa ko ng isa pang mga set of videos na para sa inyo, para mas makatulong. So, I know, kung bago ka dito, hit that subscribe and, para maging updated ka sa aking mga susunod na videos. Alright. So, sige. Umpisa na natin ngayon. Ngayon kasi ang topic natin ngayon is bumili na second hand. Since kasi ako kasi bumili ako ng second hand based. So, share ko na rin kung ano yung naging experience ko. Kasi may mga bagay akong bumili na ako ng second hand na sasakyan, bumili na ako ng second hand na motor. So, pwede kong ma-share sa inyo to kung paano, lalo-lalo na sa mga hindi techie. So, ako na yung makakasagot kahit pa paano, makakatulong sa inyo kasi ito, gagawin ko real time mga tol. So, ganito, ang mga malalaman mo dito sa aking mga videos is unang-una, saan ka pwedeng maghanap ng mga motor. Kasi hindi mo alam kung saan ka pupunta eh. Saan mo hahanapin yung mga second hand na motor? Saan ko pwedeng tumingin yan? Saan ba mura? Saan ba pwede akong makascore ng mga second hand na maayos na motor na quality, di ba? And then yung second is yung year model. Ano ba yung magandang year model? Ano bang dapat na year model? Na kahit pa paano hindi mo kailangan ng masyadong technical sa paghahanap, sa pagtitingin. Yan, isa rin yan tatalakayin natin. And then yung price at description, syempre titignan mo yan. Of course, kung ano yung nasa packages ng price na yun. And then yung isa-save, paano mo isa-save mo na lang siya? Syempre marami kang pagpipilian. Ito, mamaya babalikan ko to. Mga ganyan. Ayun. Okay, sige. So, let's transfer now to my screen. Okay, so mga bro, dito na tayo sa page na to. So, unang-una, ang pwede mo makita is the marketplace. Yan. So, dito ka, pwede kang maghanap. So, pagka-login mo sa Facebook, so, pupunta ka dito sa marketplace na to. Click mo yung icon na yan. Ibig sabihin, marketplace yan. So, dito sa marketplace kasi, ito kasi yung mga lumabas sa akin na to, ito yung mga kadalasa kong searches. So, alam mo naman, mahilig tayo tumingin ng motor, dito tayo pupunta. So, pagka dito sa search na to, pwede kang mag-search dyan. So, for example, yan, kita nyo naman mga pinagsa-search ko, diba? So, for example, gusto mong humanap ng NMAX, yan, NMAX, try mo dyan. NMAX for sale. Yan, pwedeng NMAX lang din. Yan. Sige, tingnan natin. Okay. So, ito. Daming lumabas, di ba? So, unahin natin dito sa, umpisa natin dito sa NMAX, tapos big bike. Yan. Pupunta tayo sa big bike. Yan, mga ganyan. Okay. Umpisa natin dito sa NMAX. So, alam mo na yung mga hahanapin mo, di ba? NMAX or, kunyari, mga Benelli, ganyan. Benelli, ganyan. Ayan, Benelli or TRK, gusto mo TRK, 'di ba? Dami naglalabasan, mga ganyan, 'di ba? So, para sa akin kasi, so alam mo na yung model na gusto mo. So, ano ba yung year model na pwedeng na parang hindi masyadong technical? Na alam mong hindi pa ganung siguradong kasira, ganyan, 'di ba? Kasi hindi naman tayo mekaniko. Hindi naman tayo wala ka naman din masyadong alam para humanap ng ng legit na motorsiklo na maayos. Ito para sa akin, ang may papayo ko is ma-advise ko sagad na yung 3 years. So ito yung mga rear model na pwede mong hanapin na sagad na yung 3 years older. So kung 2022 ngayon, bawas mo 2022, 2021, 2020 hanggang doon na sagad mo. Okay, year model, and then susunod is yung mile age. So hanggang saan bang mile age ang masasabi nating fresh? 'Di ba? Syempre fresh naman yung mga 1000, 2000, pero hanggang saan? Para sa akin, more than 5 but hindi lalampas ang 10. Pero medyo medyo parang
malaki-laki ng mileage yun kung tutuusin. Medyo magahan, medyo malapit-lapit na kasi sa maintenance yun. So, ito kasi yung mga ano, mga 5,000, yan ang mga 5,000 below. Pwede ka naman mag 6,000, pero hindi sagad, hindi siya yung parang sobrang sagad ng 10,000. Bakit? Bakit? Kasi for example, ang bagong motor kasi, laging nagcha-change oil yan after 1,000 mile age. So, ibig sabihin nun kasi, nandun kasi yung part na parang ano eh, parang tawag dito, yung break-in natin. So, nandun yung mga, nandun na change oil na nung ano, nung ng seller. So, yung pag after nun, yun na. Parang, pupunta siya sa second ano, sa second change oil, which is yung for example mga 1,500 mga ganyan, 1,000 kilometer, or sa big bikes mga 3,000 kilometers yan, 3 to 5,000 kilometers yan. So okay yun, kaya ayun, ibig ko sabihin medyo sariwa yun yung mga 5,000 kilometers, lalo na mga 3,000. Kadalasan mga tao na seller na kakabili lang, nakikita ko dito sa marketplace, talagang 3,000 pa lang, gusto na nilang ibenta. Okay? So, ito, pakita ko sa inyo. For example, NMAX. Ayan, o. So, NMAX, yan. Ito mga to is, parang ano, ayan, for example, itong 2020, yan. Medyo ano to, medyo 14,000 to. Ayan, medyo, ayan, makikita mo, ganyan. 14,000, kung hindi ka naman maselan, okay lang. Tsaka ang daming pinalitan. May mga pinalitan na. Bagay, maganda rin to. Okay din naman. Mga JVT, ibig sabihin CVTs, ganyan. Punta tayo. Kung gusto mo talaga ng legit na ano na talaga na parang konti lang yung mga stock. Yeah, for example, ito. 2021, maganda to. Ayan. 2021. Kung makikita nyo, ayan. Oh. Pwede, di ba? Pwede. Gando. Oh. Ayan. 98 stock tar. Remote with code. Compartment key. Stock tar. 98%. All working. Stock engine. Open. Yan. Check mo yung ano. Check mo yung presyo. Kaso nga lang si sir, hindi naglagay ng presyo. Yan lang. Bakit kaya? Okay. So, ayan. Ito. Original. 2K only. Oh. From first owner, lady owned. Bakit kaya? Parang ano ah, parang ang pagkakaintindi ko, siya yung second owner. Yun ang ano ko dyan. Yun ang mga, isa lang kasi yan sa mga bro, sa mga titignan nyo eh. Kung first owner siya, second owner, ganyan. Kailangan maging malinaw. So parang ano, malinaw naman dito na ano, na parang hindi ko alam kung siya yung nag-post is pang second owner siya, pangatlong owner ka na. Pero hindi naman issue 'yun kung meron, kung kumpleto naman ang papeles at maganda pa talaga ang motor at walang problema. So why not, 'di ba? Ay, ito pala, ayun. Naglagay siya ng 125,500. Okay? So sa akin, magkano ang NMAX ngayon? So and brand new NMAX price today is Philippines pala. Nope. Hindi yan. 119 is 150K. Ayan. 150K naging 125,000. Tignan nyo kung paano nag-depreciate ng isang motor. Kakalabas mo pa lang. Although masarap naman sa pakiramdam talaga ang bumili ng brand new. Pero pag nilabas mo to, nagkamali ka ng ano, ng paggastos, eh yan, nakalalabasan, ibebenta mo siya sa mas mura. So tayo naman, second hand ang hanap natin kasi hindi naman tayo ganun kaano kaselan, or marunong tayong humanap ng kahit papano eh yung ano, yung sulit na motor, eh pwede na ang second hand syempre. Ayan. Okay, ano, oh, ayos to. For me, wala siyang damage, anything. So, good sa akin to, 125. It depends na lang kung paano kayo makipag-usap. Okay? So, tingnan mo yan, yan. Okay? So, next. Yan. Ayan, mga ganyan, oh. Oh, how about PCX? May naghanap ka ng PCX, diba? PCX, yan.
Okay. So, meron tayong 2021. Uy, hanap tayo ng mga 2020. Meron ba dito 2020? BZX 2020. Wala naman. 2022 lang. 2021 talaga. Ah, oo. Yung mga nilabas ng 2021, baka ano pa ngayon. Pwede pa siguro to. Magkansi, depende to sa ano eh. Sa sitwasyon. Kung kailan nakuha ng user, ng seller, yung isang motor, eh, yun yung count nun. So, sometimes, ang 2021 model, yung pa rin yung latest model until 2022, diba? So, parang, so, dito, pwede pa tong 2019. Pwede pa yan, nakuha. Okay? So, 2022, pwede to. Bakit Yamaha 2020, pero PCX ang itsura? Ay! Grabe naman yarn. Ayan, 2021. Ayan, ito. Uy, pwede to ah. Ganda oh. Kahita, uy, meron pang ano pa, mini driving light ng kasama. Yun ang mga gusto ko sa mga second hand. Meron ng mga ganyang accessories eh. So, bumaba na yung price. Tapos, nadagdagan na ng accessories, di ba? So, saan ka pa? Yung mga ganun. Ayan, oh, tamo. Sometimes, ito yung mga ganito, yung ideal. Andyan pa yung ano, andyan pa yung warranty niya, itong booklet niya, tapos yung dalawang original na ano, na keys na, andyan. Tapos, ang ganda, ayan, kitang-kita mo naman, kumpleto siya ng ng papeles dito. Good job, bro. Good job sa pagpo-post nito kasi at least nalalaman na ng buyer kung ano, kung nalalaman na ng buyer kung legit ba to or ano pa yung magandang package. So, ito na to. Basic na basic. Yan na yun. Okay? So, ito yun. Basahin mo ang description. Yan. PCX 160 2021 CBS. Pwede. Keyless remote key with alarm. Two remote keys with code. Mm-hmm. Very fresh. All stock. Fresh na fresh naman. Kita naman. Naka-plastic pa oh. Lady owned ulit. Wow. Nausungin ng lady owned ah. And then, pristine condition, newly installed mini driving light. Yun, very thick tires, passing light, yan. Complete, open deed. Yan. Ibig sabihin ng open deed, ano yan, ibig sabihin, parang nakaready na yung ano, nakaready na yung papeles. So, it means, uy, parang, pero medyo ano ako dito sa open deed, no? Parang ano to eh, parang, hindi naman, wala naman ako sa against sa mga buy and seller. Pero, pag kasi gantong open deed agad, pwede ring parang nagba-buy and sell to. Or pwede rin naman nakahanda na talaga yung may-ari para ibenta na tong motor na to. Kaya nakalagay dito, open deed of sale. Yan. Yan yun. Pero anyways, depende pa rin naman yun sa mga pag-uusap nyo. Siyempre, makikipagkita ka naman dyan kung talagang interested ka. Ready for transfer? Sabi niya eh. Oh. With IDs and signature goods. Kasi, kailangan, merong copy ng two valid IDs ng seller, ng owner. Tapos, meron siyang tatlong signature doon sa specimen. Tatlong specimen ng signature nakalagay doon sa, ano, sa copy ng, photocopy ng kanyang IDs. Okay, so, with cash sales invoice, good. With LTO plate number, mas lalong good. Siyempre, kumpleto na. And then, manual booklet. Okay. Booklet tuloy. RFS, need funds for business. Ay, ito. Well, nangailangan yung tao, kaya niya binibenta. It's good. Ang ganda ng posting na to. Kung makikita nyo, mga bro, dapat yung mga ganitong sellers, practice natin yung mga ganitong klaseng pagpo-post. Para wala nang tanong. Oh, ito pa. Oh, 114,500 pesos only. Nego for sure buyer. Uy, nego pa. Pwede mo pambawasan 'yan, 'di ba? So it depends na lang sa pag-uusap niyo, syempre. And then 116,000 swapping price. Ayan. May negotiable, madali kausap, wag lang masyadong barat, no reason para baratin. Okay. Shout out sa iyo itong seller na to. So, ayan. So, sana mabenta ka agad yan. At so, ayan, ito, sabi ko sa inyo, 6,800 km. Well,
For me, 6,800. Not bad. Ganda, oh. Oh. Makinis, ibig sabihin, ano to? Garage, ano? Ah, hindi naman to garage, ano? Hindi naman to garage, tawag dito. Garage King. Kasi medyo may gala-gala pa rin. Pero with, ano, with, tawag dito. With, yung ano siya, yung maingat. Maingat sa, ano? Maingat sa, ano niya, sa motor niya. Yan. And PCX, yeah, 160. All right. So, magkano nga ba ang PCX, the brand new? Yeah. Tignan natin. PCX, brand new, Philippines. Ay! PCX pa sa puting. PCX, brand new, Philippines. So, magkakalaga siya na. Price starts at 127,000 to 145. So, it means na possible na sa mga ABS or non-ABS type. Pero for me, kunin mo yung ABS. Okay? So discuss natin 'yan sa ibang ano, sa ibang videos kung bakit, kung anong pagkakaiba ng ABS tsaka non-ABS. Bakit nga ba gagawin 'yan? Okay? Sige. Dito muna tayo sa topic na 'to. Okay, so ito 'yan, nakita niyo naman, pwede, 'di ba? So 2021, 2020, pwede 'yan. So as long as na yung kung kailan niya nakuha yon, yun yung year model na dapat mong tutukan. So ito, susunod is yung okay, so syempre yun nga, natagal na natin yung san ka pupunta una, and then 3 years maximum, tsaka yung ano, yung mileage, and then yung pangatlo, yung prices and ano, prices and description ng isang motor. And then paano nga ba, kunyari naghahanap ka, gusto mong i-save to. So pwede dito sa ano, sa search place, meron tayong sinasabing ano, for example, gusto mong i-save to. Yeah, for example, uy, ganda, 5k lang, oh. So, 1 year old complete paper, sa palengke lang nagagamit. Wow! Sana all palengke. May plaka na. Ayan, 150k, di kasama alloy, wag nang tumawad. Maganda. Ang alloy, nagkakahalaga ng mga around 5,000 pesos. Depende. Duhan, yes, 5,000. Brand new. Okay, walang issue. Pwede swap sa motor din. Kung swap naman po, wag po tayong magtanga-tangahan sa pag-price. Di ka naman mang-mang, di ba? Ang Number one, mga bro, pag pupunta ka sa marketplace, please lang, wag mong sasabihin HM dun sa seller. Kung pare-parehas, kung nilagay na niya lahat ng details, nag-effort yung mga yan eh, para maging isang maganda, ang magandang halimbawang ano, seller. Kung buyer ka, ang ano mo, ang pagiging isang tao marunong magbasa ng description, eh maging magandang halimbawa. Siguro tatanungin mo na lang dito, ayan, plate number, ayan, registered last, apprehension, has no LTO alarm. Okay, this is good. Confident ang ano, confident yung taong nagbebenta na maayos talaga yung motor niya. Ayan, diba? Okay. So, paano nga ba i-save yung mga ganito, no? So, pwede dito. Yan, save. Yan, kita mo yan, save na yan. Yan. Save. So, ayan, save. Meron kasi yan, yung parang ano, parang pwede mong i-save siya. I-save? Pwede mong i-save siya dito. So, favorites bar. More. Ay, dito pala, favorites bar. Ayan. Ito. Favorites bar. Pwede mo yan, lagay dyan. Yan. Tapos save mo dito sa, sabihin mo ano, 5km, tapos price niya is 120k. Yan, ganyan ako mag save ng ano, ng dito sa ano, sabagay Edge kasi to eh. So pwede mo rin tong gawin sa ano, gawin to sa Chrome. Yan. Okay? So yan, pwede mong i-save yan para mamaya babalikan mo, mamimili ka na lang kasi depends eh. So bago ka talaga mag, bago mo i-hit yang ano, i-hit yang
bago mo i-hit yung tawag dito, yung send message, eh sigurado ko na yun talaga ang type mo, 'di ba? Minsan makita ka pa ng uy, mas maganda pala 'to. Ayan. So may nakausap ka na. Parang malilito dito ka na, 'di ba? Pero kung maganda, kung makita mo nang okay na 'to, edi okay na 'yan. Yan. Okay. Next, try natin mag big bike. So try natin. For example, ang dami Dominar 400. Yan. Yan. Okay, Dominar 400. So Dominar 400, ang daming ano. So ang magkano ba ang Dominar 400? Alam ko mga ano 'to, mga 170 'to eh. 175, yan. 175 pesos. 175 pesos. Sana all. 175,000 pesos. Ayan. Isa. So, ngayon, mga nakakalaga siya, nakita mo, 145, 155, ganyan. Ayan. So, 160, depende yan. Ito kasi 300 km. Oh. So, ito, 155 km, 8K. Pwede na rin. Depende sa pag-aalaga. Diba? Okay. So, and for example 7K, pwede naman yan. 2022, mga ano na, masisipag mag-ride ng mga Dominar users, ha, in fairness. Ayan, 20K, 135 yan, mga ganyan na mga ano, 20K Odo. Pero I'm not against sa mga tao nagbebenta sa mga ano, ha, sa mga matataas na. Hindi naman, sabi nga nila, hindi naman daw nasusukat na malaki yung mileage, eh pangit na. Eh depende pa rin syempre 'yon sa mga ano, sa mga riders natin, na sa mga kapatid nating riders na paano mag-maintain, 'di ba? Pero kasi ito yung mga marunong tumingin. Para sa akin kasi, pagka yung, siyempre, hindi naman lahat kasi, ano eh, parang, tapat sa mga sira, ganyan, ba? Diba? Ito kasi yung, ano, yung mga, kahit pa paano, maliit lang yung chance na may problema. So, pwede naman kasing hindi naman din talaga problema. Maaaring problema sa dahil kailangan na may palitin na. Biglang magrereklamo yung user, hindi masyado marunong sa motor, hindi masyado marunong tumingin. Oh, bakit ito? Ano na, sira na eh, kabibili ko lang. Sabi mo maayos 'to, ganyan. Eh maaari kasing ano, dumating lang sa iyo oras na ng ano, ng maintenance, 'di ba? Hindi naman talaga siya sira. Syempre, talagang consumable lang talaga na nasisira na talaga dahil kailangan ng i-maintain na palitan, ganun. For example, kadena, napigtas, ganyan. 'Yun, mga normal 'yun. Ayun, pero yung mga sira talaga na meron talagang diferensya sa ano, sa makina, eh hindi mo malalaman 'yan. Unless na ano ka na, unless na talagang mekaniko ka, 'di ba? So ito, balik tayo. So ito one, ito for example, ito uy, Ilocos nga lang. 142. Ayan, for example ito, ano? 2018, oh, pwede ah. 2018, 2022, ilan 'to? Medyo matanda na rin 'to, sige. Sige, pagbigyan natin, pwede 'yan. No, pasok pa rin naman siya sa ano. Pasok pa rin siya sa Odo natin sa 5K, no. Pero yung nagkaanuhan dito sa 2018, you'll never know. Iba-iba kasi ang ano eh. Iba-iba kasi yung mga ano ng riders natin eh. So, ito masasabi ko, garage ano, garage king to. Ayan, kitang-kita niyo naman, parang ang kilis. Makinis siya. Ayan, no. Makinis to. Magaling mag-alaga. Ayan. Yan sinasabi ko. Pwede rin naman magkaroon ng excuse, exemption sa mga ganun. So babasahin mo din 'yan, 5,000 km. Malamang ano lang 'yan. Yun nga. Parang unang PMS lang 'yan, change oil, ganyan. Ayun. Ganda, maganda 'to. Ayun oh. Basahin natin. Expressway legal, 400cc pati sa CR. Ayun. Ah, kasi minsan ang Dominar kasi 373. So kailangan talaga ma-check mo talaga sa ano niya, sa CR niya na 400 talaga na nandun na. Ayun. With bracket, oh, with mini driving light, manual booklet, yan magagaling, yan oh, with manual book, warranty booklet and 2 keys. Used but still like brand new. Mukha naman talaga kasi mukhang brand new naman talaga yung ano niya, yung unit niya. Acra pipe, owner seller. Okay, registered till
2023. So, ayan, yan ang ano niya. So, updated, kumbaga. So, sa ano kasi, sa big bike, 3 years yan. So, yun, mas ano siya, mas parang pag bumili ka ng 20, for example, 2022 ngayon, 2021 niya binili, 2023 pa mag-expire ang kanyang ano, kanyang registration, 'di ba? Oh, sunod natin 'to, CF Moto. CF Moto NK400 yan, pwede rin yan. NK400. Yan. Ayan, mga kabuyaw, ayan, 15K for 40K MC pag mag-ride, ah, 15K, 7K, depende talaga eh, 2020, okay yan, 2020, ayan, kailangan ganyan, yun, pwede yan, 5K, pwede, ito, 185, Ang NK400 nagkakalaga ng ano na 227,000. I believe ganun. NK400 price. Binyo. 219. Yan, 219 pala. Sorry. Yan yung ano price niya. So makikita nyo, 185. It's up to you. Kung paano mo siya ano, kung paano mo siya tatawaran. So ito na yung year model, then the registration is valid to until 2024. O sabi sa inyo eh. Ibig sabihin 3 years ang ano, 3 years yung ano niya, yung kanyang valid na ano pagkabili mo, pagka big bike. Minor scratches, yun lang. May minor scratches. Pero parang itsura dito, parang walang ano naman. Good as new, yan. Slightly used, okay, Odo, 5,000, under loop muffler, yan, bar end, tinted carbon side mirrors, Tubrisk premium, okay, tail tidy, complete papers, original 2 keys, negotiable upon viewing, basta sure buyer, okay, PM na po, okay, yan, very good posting, sir, yan, so, yan ang mga halimbawa natin, ng mga paano maghanap dito sa marketplace, no? Well, second, saan ka pwede pang maghanap? Kunyari, talagang ano, yung taong ano, alam mo na talaga syempre yung gusto mong bilhin, pwede kang pumunta sa mga ano, mga groups, mga buy and sell groups, na for example, NMAX buy and sell. Yan, buy and sell group. Ayan, no. Yung mga ano, mga pwede mong yan puntahan. Pwede rin dito. Follow mo yung mga ganyang groups para makita mo yung mga latest na yan, no, for sale yan, 6,000 Ordo, sariwang-sariwa, or yan, mga ganyan, 128 case like negotiable, issue scratches, mapapaso na rehistro, yan, mga ganyan, 'di ba? Yan, makikita mo, oh, ganda niya ito, oh. Ayan, 8K, formado na yan. Yan ang mga ano niya. Worth 30K, wow. Yan, YSS G series, yan, 120K asking. Not bad, okay na rin. 120K, tapos formado na. Kasi pagkakuha mo ng ano, pagkakuha mo ng motor, malamang atakin ka ng upgrade-itis niyan eh. Diba? So, parang dito ko sa second hand, makakuha ka na lang ano, ng tapos na sa upgrade-itis. Nabili mo pa ng mas mura, di ba? So, ayan. Ayan. Yung binibenta na niya. It's good. Ayan. Ganda, oh. 120K. Panalo. Ganda ng pagkapula niyo. Maroon, oh. Ayan. Di ba? Alright. So, pangalawa, buy and sell groups. Ayan. And now, pwede ka rin sa mga ibang website. For example, ayan, mga carousel. Ayan, for example, carousel. Mga properties, score, all categories. Okay. For example, motorcycle. Ayan, motorbikes. Yun. Okay. So, dito, ayan. For example, ayan. Pwede itong ano, ah. Pwede itong PCX.
Meron siyang minimum price, maximum price, make, Honda, year, ganda to. Uy, 2019. Transmission, auto, mileage, yan, no, 'di ba? Ganda ng ano, ganda ng ano nung carousel, oh. Ngek, yun lang. walang match. Na nadali tayo doon, ha. Sabi nga, Honda. Ba, okay. Mukhang ayos ng carousel. Ang mga ano pala dito, medyo ano dito, medyo PCX. PCX yan. Ayun, kailangan nakaano siya. Yan, o. Oh. Pwede rin mga carousel, ganyan. Pwede rin. Mga used, yan. 150cc, kaya, ano? Detached silencer, tunog 400cc. Wow! Talaga? Huli ng, ingat, huli ng LTO. Kabit silencer, walang huli ng LTO. Mga ganun-ganun. Okay. So, yan. Isa yan sa mga pwede mong, ano, pwede mong puntahan. Yung carousel. Pwede rin yan. Marami pang iba. Okay? And then, isa pang pwede mong puntahan is yung mga repo. Yan. Mga repo. For example, sa YouTube. Yung mga kapatid natin vloggers dyan, nag-vlog about sa you, ano, about sa YouTube na, ano, sa mga repo. Yan, repo. Repo. Motorcycle. Yan, mga ganyan, no? Yan, no? Yan, motor, sila motor ni Juan, Motopops, yung mga pwede mong puntahan din na ano siya, na, yan, no? O, 6K pera mo, motor na yan, literal na bagsak presyo. Mga ganun, diba? Yan, mga pwede mong puntahan. Kasi, ang kagandahan nito sa repo is yung, ano, yung pwede mo siyang hulugan. For example, meron silang binibentang, ano, ng, yan, ADV. Ganyan. Pwede mo siyang ano, meron ka lang maliit na down payment. Tapos yun, nakapaskil na doon kung magkano monthly. Kaya pwede mong lapitan yung mga repo na yan. Pwede yan. So yun nga lang, kailangan mo ma-sure talaga na kumpleto pa yung parts. Ito kasi yung yung challenges na bumibili sa mga repo na ano. Sabagay, pero pwede naman kasi pag sa repo, meron na silang mekaniko na kasama dun sa ano, sa warehouse na 'yon. Syempre bago ilabas, kumpleto. Sigurado na maayos na ilalabas yung motor mo, okay? So, all right. 'Yun. Okay, so ayun, sana nakatulong sa inyo. So, just a little recap. So, little recap. So, unang-una, saan ka pwede maghanap ng ano ng mga motor na second hand? So, nasabi ko sa inyo na sa marketplace, sa mga post, mag-search ka doon, yung search bar ng Facebook. Pwede kang mag-search doon kasi ibibigay sa iyo ng search bar ng Facebook kung pwede sa marketplace, pwede sa groups, pwede sa post. Yan, pwede mo makita diyan. And then marketplace, groups, FB groups, pwede mo mga buy and sell, pwede yan. And then yung tungkol dun sa years, year model ko ning sagad, 3 years ang ano ko diyan, ang may advice ko, tip sa inyo para sa mga medyo hindi marunong magtumingin, yung baguhan lang, hindi naman tayo mekaniko, 'di ba? So medyo less to zero ang issue ng mga ganun. Pero hindi ko naman sinasabing safe talaga, pero maliit lang yung chance na maliit lang yung chance na may error doon, na merong ano, na merong sakit yung motor na yun sa below ano, sa 5,000 ganun, around 5,000. And then yung mileage titingnan mo, and then yung ano, yung price, tsaka yung description. So kailangan yung price and description mo is makita mo, basahin mo lahat. So, kung ano yung complete package niya, ganun. Yung mga ganun, diba? Tapos, isave mo yung link. Pwede rin isave. Pwede mong, ano, isave doon sa web browser mo or
kopyahin mo yung mga ano, yung link dun sa taas. Yun. After nun, kontakin nyo lang, may papayo ko lang is makipagkita kayo sa ano, sa seller dun sa ano, sa mismong bahay niya. Kasi bakit? Kasi pagka ano, pagka nakikipagkita ka sa ano, sa mga meet up lang, parang medyo ayoko ng ganun eh. Parang maganda kasi sa bahay mismo ni seller mo ano, pupuntahan, or mas o-offer niya na sa ano, sa bahay niya, mas bahay niya, mas sa bahay niya. Kasi patis matutuntun mo yung ano, yung bahay niya, tsaka may habol ka. Kumbaga pag may kulang na nakaligtaan na ano, na requirements, eh pwede mo pa rin mabalikan yung seller. Dahil nga syempre obligasyon kasi ng seller na ibigay niya lahat ng dapat mong kailangan. For example, yung ORCR, yung kopya, lalo na yung kopya ng ano niya, na ID niya, na may tatlong specimen ng signature. Yan ang mga kailangan mo. Deed of sale. Yan. Mga ganyan. Yun ang kailangan mo, ano. Kailangan mong makuha na, ano, na kompleto. Na pagkakuha mo, na kompleto mo yung ganung ano, ganung papeles, eh, bahala ka na. Kailangan at ano. Tsaka kailangan, pagka nagpapa-notaryo kayo, eh, magkasama kayong dalawa. Si, ano, si seller ang alam ko na sumasagot ng gastusin pagdating sa yung notaryo. So it depends naman sa pag-uusap niyo pa rin syempre kung sino pwedeng sumagot noon. Okay? So ayan, so ito, sana nakatulong sa inyo ito. Comment down below lang kung meron pa akong nakaligtaan, pwede nating isalang ulit sa next video. So thank you so much sa panonood, and ride safe always. Again, this is Reb and you're watching Motor Bro PH. Ride safe.